Hello, hello. Yes, bro. Magandang gabit na payapang buhay sa inyo po. Hello, magandang gabi naman po sa inyo, bro. At buti naman nakapasok ako dahil kay Bro Palma. Salamat, Ayan. salamat sa kanya. Ano po sadya natin, bro? Tanong po ba o talakayan? Pwede rin magtalakayan, pero meron akong tatanong, bro. Go ahead, bro. Ay, klaruhin ko, bro. Tanong po yan, hindi talakayan. Sige. Ah, Tatanong lang. sige po, naklaro po. Yung ano bro, yung ang ano ba, ang Catholic Church, paano ba may paliwanag ninyo ng maayos na ano na yun ang itinatag ng Panginoong Heso Kristo. Okay, magandang katanungan yan, bro. Klaruhin ko yung tanong, ha. Paano may Oo. paliwanag ng Catholic Church na ang Catholic ko ay yung true church? Oo. Ah, Na yes, yan maganda. ang tinatag. And na yan ang Ayan. itinatag. Ah, yan ang tinatag. Yung magandang tanong yan, no? So, Brother Junri o Brother Janlo, andyan po ba kayo, bro? Yes. Ayan, ito na, magaling na si Bro Janlo. Okay. Simple lang yung ano bro. Dati ako Sabadista eh. At kinukontra ko yung Katoliko. Wendell Talibong dati, kinontra ko yan. Tata Rosal, kinontra ko rin yan. Save the Ozamis, kinontra ko yan. Ba't ako nandito ngayon? Ang reason bro, founder, ang pinakamatibay nilang tanong, kung hindi si Kristo ang tatag ng Iglesia Katolika, sino? Ako naman, syempre, with all honesty, sabi ko kay Brother Wendell, bigyan mo ko 1 week, mag-research ako. Mag-research talaga ako, 1 week, bro. Lahat ng library, Tudela Library, Ozamis Library, Oroqueta Library, Dipolog Library, at Dapitan Library, pinuntahan ko yan para mag-research. At pag may encyclopedia na about Roman Catholic, walang nakalagay na founder, sabihin lang it's the largest Christian church. Hindi ako kontento, yung hinahanap ko talaga founder eh. Pero pag meron naman nakalagay na founder, nakalagay Jesus Christ, ayoko naman paniwalaan dahil sa ngalan na ako ay Sabadista, ako ay kukontra. Pero naghanap ako na naghanap. Oh, kahit saan ako naghanap, kahit pa sabihin traditionally founded by Jesus Christ, Jesus Christ pa rin ang founder eh. Oh. So tinrace ko yung ano, yung pinagdaanan ng iglesia. Di ako na natili sa term founder. Tinrace ko yung pinagdaanan ng iglesia. Saan sila napunta? Sa Galacia, sa Roma, sa Corinto, sa Antioquia. Tapos dumating sa akin yung ano, yung laging ginagamit ng INC na Ignatius, si Bishop Ignatius invented the name. So, ang kanilang paliwanag sa kanilang programa, siya ang founder. So, dinoble check ko si Bishop Ignatius. Napag-alaman ko, siyang nag-imbento ng pangalang Katoliko, eh, the third Bishop of Antioch. Yung funda niya, si Evodius. Tapos si Apostol Pedro. Ngayon, ang background check ko naman kay Ignatius, disciple siya ni Apostol Juan. Ya, kahit saan ako ang gulo pumunta, bro. Talagang Katoliko talaga founder eh. Pagbalik ko, inanong ako ni Brother Wendell, may sagot ka na ba? Sabi ko naman, bigyan mo ko isa pang linggo. Dagdagan isang linggo. O sige, dagdagan ko assignment mo. Kung hindi si Apostol Pedro ang unang papa ng Katoliko, sino? So naging 2 linggo yung assignment ko. Nakabalik na lang ako. Hindi ko matanggap sa sarili ko. Napakatibay ng ebidensyang ang Katoliko ay founded by Jesus Christ. Alam mo ba kung ano ang dahilan na hindi ko matanggap noong una? Dahil ang lagi kong hinahanap, kailangan mabasa sa loob ng talata sa Biblia. Doon ako lagi nakatingin. Hindi ko tinitingnan ang historical background ng iglesia. Halimbawa, ganito. Yung list of Bishop of Antioch, hindi ko na ano yun. Huli ko nang nakita yun.
list of Bishop of Antioch. Nauna doon palang Bishop, Apostle Pedro. Pangalawa, si Evodius. At siya yung nagbigay ng pangalan ng Kristiyano ayon doon sa Gawa 11:26. Katlong Bishop, si Ignatius, disipulo ni Apostol Juan, siya ang nag-invento ng termino Katoliko na siyang ipinangalan niya sa Iglesia ng Diyos. Hanggang ngayon, continue yan bro, yun nawala. So yun ang pinakamatibay na reason ko na dumating yung araw, nakita lang ko ni Wendell sa katedral, sabi ni Brother Wendell, no, andyan ka ba? Ba't nandyan ka? Sabi ko, andito ka nga eh. Sinama niya ako sa IBJT at sa huling pagkakataon, dinibati ko pa mga CFD doon sa Osamis. Hanggang sa in-announce ni Brother Wendell, huwag nyo nang patulan si Jando dahil kasamahan na natin yan. Yan ang reason bro, napakatibay. Walang history reference ng tracing the history of the Catholic Church ang niribat ko. Wala doon. Ang tingin ko lang hinahanap, kailangan mabasa sa talata sa Biblia. Yun ang nagpakitid sa aking isip na matagal kong natanggap ang totoo. Andiyan naman si Brad Tata, witness siya. Nang iwan ko sa Batista, floating pa ako. Hanggang sa dumating yung panahon, natuluyan ko ng iyakap ang simbahang Katoliko. Brother Larry? Brother Larry? May follow-up po ba, bro? Okay, sige. Wala bang ano? Maliban sa, sabi mo kasi si Ignacio, nag-invento ng Katoliko, pwede ba na ang bahay ng Diyos ay tao ang magpapangalan sa pamamagitan ng pag-iimbento? Yes, dahil binigyan ng authority ni Kristo ang iglesia bago siya umalis na ayon sa Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot niyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Anuman ang ipagbawal niyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. At ang kausap dyan, mga obispo, obispo ang inutosang mamahala sa iglesia ng Panginoon. Kaya binigyan sa ng authority, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, Matthew 18:18. Basahin ko na lang nga para may, at least may pakita akong talata. Yan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. At isa, sa ipinahintulot ng iglesia dito sa lupa, ang imbentuhan ito ng pangalan sapagkat wala siyang opisyal na pangalan. Yung iglesia ng Diyos, para lang yung ina ng Kristo. Iglesia ni Kristo, para lang ina ni Kristo. Pero hindi yan ang official name. Ang official name ng ina ni Kristo, Maria. Pero si Maria, title niya is ina ni Kristo. Parang ganun ba? So, kaya nga inimbentuhan ng pangalan dahil walang pangalan. Yun ang reason, bro. Patunayan, ito, dadagan din ng referensya, no? Mas maganda kasi na maglabas tayo ng mga ebidensya. Ano yung mga natuklasan kong ebidensya? Kaya ko tuluyang niyakap ang simbahan Katoliko. Kaya nung nakalagay halimbawa sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor, ang nakalagay doon is, ito yung binasa ni Ramil Parva doon sa debate nila ni Father Darwin Gitgano. Ayan, no? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Meron silang authority na magpahintulot. At itong authority nito, ginamit niya ni Bishop Ignatius para mabigyan ng katawagan ang Iglesia ng Diyos. Brother Larry? Pwede pakibasa yung ano? Ikalawang Kronikas 7:14. Okay. Ikalawang Kronikas 7:14. Ito namang sabi sa Ikalawang Kronika 7:14. Okay, no? Ito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo, 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sa ibang salin na nakalagay dyan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba,
at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang lakad, akin ang didikit sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. E sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ito ba ibig sabihin ba hindi natupad to? Bro, ang ibig sabihin ng pangalan dyan, karangalan. Yung pagkopya ng pangalan, hindi yan magpapatunay sa tunay na iglesia. Halimbawa, ganito. Si Elis Soriano, nung lumaya siya sa grupo ni Nicolas Perez, ang tawag niya sa kanilang iglesia, iglesia ni YHWH. Saan ko narinig yan na lumabas sa bibig ni Soriano? Nung sugurin niya si Jesse Antonio, na sila ay iglesia ni YHWH. Pagkatapos nun, dumating yung panahon, pinilitan ng pangalan na naman. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, saligi at saligan ng katotohanan, sa bansang Pilipinas Incorporated. Tapos, pinta na naman, December 2004, naging na namang Members Church of God International. Kahit palagyan mo ng God ang pangalan yan, hindi nagbabago ang realidad na nagsimula lang yung samahang yan nung umalis si Soriano kay Nicolas Perez. At take note, walang record na may iglesyang inaniban si Soriano maliban sa nag-interpret lang siya sa kanyang binabasa. Katunayan, kahit ikaw, umanib ka, wala kang katungkulan doon eh. Pero siya, biglaan. Aba, presiding minister ka agad. Nung namatay siya, automatic, pasak agad kay Daniel Rason. Inanyo yung Santo Papa sa Katoliko. Hindi na natili sa isang lahi. Bakit? Eh, hindi ganyan eh. O, diba? So, kahit pakopyahin ng pangalan, yung pangungopya, para bang DVD, kinopya mo ang original copy, yung sa'yo, pirated. Kahit na anong gawin mo na, para bang ginto, sample ka lang yung ginto, ano? Yung ginto, pag yan nahulog sa kanal, narumihan yan, nadikitan ng maraming mikrobyo, nanatili pa rin ang kanyang pagkaginto kahit nadumihan siya ng husto. Pero yung peking ginto, kahit araw-araw mo yung punasan para magmukhang punay na ginto, nanatili pa ng realidad na yan ay peking ginto. Parang ganyan lang yan, bro. So kahit paggamitin ng pangalan, ang dami naman Church of God sa mundo. Pero nga ako na-encounter to sa sa Bohol, Church of God International. Tinanong ko siya, kasama niyo si Soriano? Hindi. Pero Church of God International din siya. Sabi na, ano yung batayan na sinong tama sa inyo? Sabi naman ni Soriano, pagbatayan mo yung aral. Aral daw pagbatayan. Pero kahit pagbatayan mo pang aral, ang pangungopya ng aral ay hindi nagpapatunay sa isang iglesyang bago lang sumulpot sa panahong ito. Hindi nababago yan, bro. Pero yung iglesia tinayo ni Kristo noon, hanggang ngayon, nagpapatuloy yan. Hindi nawala yan. Brother Larry. Hindi ang, haba ng sagot eh. Yes, para po, claro, bro. Hindi ang, ang tanong ko, yung bang tinatawag sa pangalan niya, ibig ba sabihin hindi natutupad yun? Hindi naman utos yan, bro. Sabihin mong kailangan mong tuparin. Hindi kula, naman ang sabi kaya nga ito diferensya sa ang mga dating daan members, nakadikit na lang sila sa isang salin ng Biblia, ang dating Biblia, minsan King James Version. Pag nagbasa ka ng ibang Biblia, iba na yung argumento mo, gaya ni ni Yusky the Blogger na MCGI rin na pumasok rito. Nung binasa ko yung sabi niya, anong pangalan ng iglesia ayon sa Biblia? Binasa ko yung Young's Literal Translation, nakalagay doon, Assembly of God. Sabi niya, basahin mo sa ang dating Biblia. Bakit ganun? Dahil nag-iba yung argumento niya. Salin lang ang katapat ninyo eh. Bakit? Nakafocus na sa isang salin na ginawa ng private interpretation. Kahit pasilipin mo lahat ng mga Bible scholar Larry Silva, ang pakahulugan nyo sa ikalawang Kronika 7:14 ay hindi tugma sinasabi ng mga Bible scholar. Kaya nga tinatanong ko, kung natutupad ba, ibig sabihin, hindi natutupad. Hindi yung kailangan tuparin, hindi naman yung utos. Ang sabi dito, tingnan nyo ha, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, yung karangalan dyan, yan ang sinasabi sa ang dating Biblia, aking pangalan, sa ibang Tagalog naman, at kung ang mamamayan ko na aking tinatawag ay magpakumbaba, ang tinutukoy dito, Israelita naman eh.
Pero ang Israelita, ang Israel, hanggang ngayon, yung kanilang relihiyon, Judaism pa rin. Walang nakalagay na Judaism of God. Kaya, kung tama ang unawa, kung tama ang unawa ng ang MCGI sa talatang yan, dapat sana ang Judaism ngayon, ang tawag sa kanila, Judaism of God. Yan, dapat, di ba? Kasi kayo, nangungopya, Church of God. Kaya kailangan, din ang pangalan. Eh, yung Judaism na siya mismong kausap dyan, bakit hindi Judaism of God? Yan isang patunay na mali ang inyong unawa sa naturang talata. Badalare. Hindi. Sabi mo kanina, eh, hindi kailangan to pa rin. Kasi hula, hula kasi to eh. Hula to. Yes bro, ang hulang yan bro ay tumutukoy sa Israel, hindi sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, itong sinasabi na kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, ibig sabihin, hindi talaga natupad? Hindi nga yan propesiya bro. Ang sabi niya dyan, para bang ano ba? Para bang kondisyon, ganito, kung magpapakabait ka, talagang pupurihin kita. Parang ganyan na ba? Kung ang bayan na ito. Sasakyan ko na lang sinabi mo na hindi propesiya. Ano ko lang, hindi ba ito ba hindi natupad? Hindi talaga tinawag? Tinawag na sila bro. Matagal na tinawag yan, mga Israelita. Pero hanggang ngayon, hindi nila ginamit sa kanilang relihiyon ang Judaism of God. Kaya yung unawa nyo na kailangan tawagan, kailangan lagyan ng iglesia ng Diyos dahil kailangan daw tawagin, nasa maling interpretasyon kayo ng naturang talata. Hindi kaya ikaw nagkamali ng unawa? Hindi ako nagkamali bro. Ang katunayan no. Yan, walang ni isang mga Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag ninyo. Bro, bro dyan ba? Excuse bro. Pwede ba bro? May excuse bro. Brother, sige, Larry. Sige bro. Wait lang muna. Ilagay ko muna si ano. Hindi ba yun sa labas? Brother Larry, yung tanong ko po kanina sa iyo, kung magtatanong ka ba o magtatalakayan. Ngayon yung nagtatanong po, ito matanggap po yun ng kasagutan. Okay po ba? Klaro po yung tanong ko sa iyo kanina. Kung magtatanong ka, sabi mo magtatanong ka. Ngayon, sinasagot yung tanong mo, bakit hindi mo tanggapin? Sabihin niyo po kung makipagtalakayan po kayo at meron po talaga makipagtalakayan sa inyo. Napakaklaro po ng tanong ko kanina. Oh, wala problema. Kasi hindi ko naman pwedeng tanggapin ang katuwiran na wala naman sa Biblia. Bro, excuse bro. Talakayan po yung gusto niyo bro. Madalari. Alam mo, ang linaw naman kasi. Ang tanong ko, kung natupad ba na tinatawag ang bayan ng Diyos, hula kasi ito eh. Kung natupad ba na tinatawag ang bayan ng Diyos sa pangalan ng Diyos? Okay pa. Brother, Aljan? Yes, bro. Ito na yan. Basahin ko na lang sa ibang iba't ibang salin ng Biblia no, para sa kanya. Kung tugma pa yung unawa niya. Ito. Ito, babasa ako. If my own people, hindi ito ano ha, ito ay parang condition ha. If my own people will humbly pray and turn back to me and stop shining, then I will answer them from heaven. I will forgive them and make their land fertile once again. Oh, sabi di, walang name dito ha. Next, isa na namang salin. And if my people who are called by my name become humble and pray and look for me and turn away from their evil ways, then I will hear them from heaven. I will forgive their sin and heal their land. Oh, anong tinutukoy dyan? Yung Israel. Kaya nga, hanggang ngayon, ang Israel, ang kanilang relihiyon, Brother Larry, Judaism. Hindi Judaism of God. Kaya yung unawa nyo sa name, mali na naman. Yung, right. Wala pa. Mas maganda ko, sa next time mong pagpasok, talakay naman din yung Zacarias 8:7, kasi ginamit yung misa ni Soriano, referring sa grupo nyo. Mas maganda, talakayan naman natin yun. Kung hindi, tama ang unawa ni Soriano, yung ba talaga referring sa inyo? Yung ba tinatanong ko na kanina, eh, tungkol sa pagtatawag ng pangalan ng Diyos sa bayan ng Diyos, eh, wala ba sa ano yan? Wala ba sa bagong tipan? Hindi ba ginamit ng mga apostol yan? Bro, kahit gamitin pa ng apostol o hindi, gaya ng sinabi ko, hanggang ngayon, ang Judaism, hindi pinakitaan ng Judaism of God.
Kasi kung sabihin lang natin, lagyan mo lang ng Diyos yung title mo, naging tunay ka na, ay pamimiki yun para lang yung ano, para lang yung bote ng RC Cola, nilagay mo sa bote ng ano, yung RC Cola, nilagay mo sa bote ng Coke, sabihin mo Coke na ito, dahil ito yung, ano, yung pangalan niya, Coke. Aba, maling ano yun. Hindi pwede mangyari yan, bro. Kahit saan bote mo pa ilagay yan, kung ano ang laman, yun talaga ang laman. Alam mo, bro, dyan lang, excuse mo na, bro. Bro, excuse mo na ako, bro. Okay lang, bro. Okay, bro. Go ahead, bro. Bro, yung tanong kasi kanina kay Bro Larry kung magtatanong siya, eh kasi yung rules ng punto for punto is three questions po tayo. Kung magtatanong siya o magtatalakayan, ngayon po, tapos na po yung three questions niya. Okay lang po ba ipagpatuloy natin yung kay Bro Larry? Sige, Bro Larry, ano? Payag ka, bro, ipagpatuloy. Talakayan po ba o tanongan, bro? Pagbigyan natin niya, bro, dahil minsan lang naman si Larry dito. Yes? Sige. Balik na natin si Larry, bro. Get mo natin si Larry, bro. Ano na lang. Entertainin nyo muna yung gustong kuwan dyan, yung gustong magtanong. Saka na lang tayo mag-usap. Saka na lang, saka na lang. Sige, go. Sige, bro. Sige, bro. Salamat. Sige, salamat.